Hi guys, this is My Life Existence once again and welcome back to my channel. I'm doing this vlog to share something na I know makakatulong ito sa inyo, may makaka-relate at makukunan ninyo ng lesson. Kahit naman sino nakakagawa ng pagkakamali, nakakabitaw tayo ng mga salita na hindi nagugustuhan ng ibang tao, and it happens to me. And myself, I did something. Pero ako kasi, I'm so open pagdating sa nararamdaman ko, no matter what it is. And kahit masakit sa'yo, as long as sa akin ang galing, sa akin mo narinig, hindi ko napadadaanin sa ibang tao. And on my opinion, kasi mas mabuti na yung gano'n na nasa akin mo mismo marinig kaysa padaanin ko pa sa ibang tao, kasi meron tayong kanya-kanyang pananaw at meron tayong kanya-kanyang pangunawa. If ever na meron sa inyo dyan na nakaka-experience ng misunderstanding or argument with the other people, you have to listen properly and carefully sa aking si-share ngayong araw. Nagsisimula ang mga misunderstanding? Saan nga ba nagsisimula yung mga sama ng loob na tinatago natin? Mga sama ng loob na kinikimkim natin sa isang tao? It's just because nakakarinig tayo ng hindi magaganda. Yung mga naririnig natin is isinasaloob natin, and then isinishare lang natin ito dun sa mga taong alam nating kakampi natin, and it happens. Mahirap na makinig ka sa iisang side. You have to listen to both sides para malaman mo ano ba yung pinagmulan at saan ba papunta ang issue na pinag-uusapan. I'm sure any issues na meron kayo, kung nandyan kayo sa ganyang sitwasyon na sa iisang panig lang kayo nakikinig, hindi nyo maririnig yung panig ng isang tao, for sure, 100% sure ako na nandun lang kayo sa panig ng isang tao. And we have to listen to the other side para makita din natin at marinig din natin ano yung opinion nila at ano yung issue nila sa buhay nila. So the thing here is, if there is someone out there na sabihin na natin, derechohan, naghahatid ng mga balita sa'yo o sa kahit kanino, which ang concern mo is sa kaibigan mo, sa mahal mo sa buhay, o sa kahit sino paman na malapit sa'yo. Ikaw na nakakarinig ng mga against na nasasabi sa'yo tungkol sa isang tao, what are you going to do? Di ba isi-share mo yan dun sa tao na ganito yung nangyari, ganyan yung nangyari? Which is, okay then, kasi nalalaman nila kung ano yung nangyayari sa kapaligiran nila. What wrong with that is, saan nang galing yung issue na yon at bakit sinabi sa'yo? So my advice is to the person na nagsisend ng mga ganitong information without giving that information to that concerned person, palalakihin nyo lang yung kwento. Palalakihin nyo lang yung problema. Go directly to that person, kausapin mo. Hindi ko sinasabi na I'm a perfect person, kaya ko sinasabi ito. We have to be fair to everybody. Kasi kung iisa lang yung mariringan mo ng side, it's unfair. Kung ikaw, naghahatid ka ng balita, and I'm sure may matatamaan, you make sure na ibinibigay mo yung tama at buong detalye, and you yourself, wala kang nasasabing against dun sa mga taong pinagdadalahan mo ng balita. Para pagdating ng oras at tanungin ka, hindi ikaw ang babalikan ng sisi. Second, dun sa concerned person na pinagsusumbungan mo, na nagagalit dito, dapat ikaw din, pag pinagdadalahan ka ng salita, sasabihin mo, sige, kung may sinabi, ako ang kakausap sa kanila to clear myself up. A little issue na pinagtatalunan ng sino man, hindi yan matatapos ng hindi haharapin. May masasaktan, may masisisi, so be it. It happens. We are not perfect. Pangunawa ang kailangan natin sa bawat isa, magkaroon tayo ng healthy discussion,
at matuto tayong magpatawad. At kung nakagawa ka naman ng mali sa kapwa mo, you make sure na pinagsisihan mo at hindi mo na uulitin. Dahil pare-pareho kayong nasasaktan sa mga pangyayaring ginagawa ninyo, sa mga salitang binibitawan ninyo. So, sino ngayon ang nasisisi? Yung naghahatid ng balita dito sa isa, itong isa naniniwala, nagbibitaw ng salita, sinong nagsasalpukan ngayon? Kayong dalawa na ang naaapektuhan ay ibang tao na walang kaalam-alam. So kung may run kayong pinag-uusapan, sana sa inyo na lang, huwag mo nang dalahin kay ganito. Kasi sabi ni ganito, kasi sabi ni ganyan, ito naman naniwala si ganito, naniwala sa ganyan, sa sinabi ni ganito, na sinabi ni ganyan. So ito yung nagiging problema ng mga chismosa, ng mga marites, na hindi tumitigil ang mga bibig at mga tenga sa kakapakinig ng mga balitang walang silbi. Kung totoong concern kayo sa mga taong nakapaligid sa inyo, if there's someone said against someone, talk to them directly. Kausapin ninyo ng tahasan, kausapin ninyo ng harapan without throwing hurtful words. Hindi nyo kailangang magpalitan ng masasakit na salita. You are there. Magharap-harap kayo. Ayusin ninyo ang problema. Walang problemang hindi nasusolusyonan kung alam ninyo kung paano solusyonan. May nagawa kang mali, aminin mo. Tanggapin mo sa sarili mo na nagawa mo yan at pagkakamali mo yan para hindi ka bagsakan ng sisi. Kaya nga yan yung sinasabi ko na don't trust anyone. Kasi sa pagbuka ng bibig mo, may masasabi. Ay, nangyari sa akin, kausap ko lang, mamaya nandun na pala, pagkatapos namin mag-usap, tinawagan na pala ito, sinabi na ganito, ganyan. Maiiba na yung gusto mong sabihin. So what I did is pinagharap-harap ko sila para matapos ang issue, para matapos ang lahat. It's not because gusto natin ng away, because we wanted to clear things up. Kasi habang kinikimkim ninyo yan, habang itinatahimik ninyo yan, magkakaroon lang kayo ng gap between each other na unclear things, na nagkakaroon lang kayo ng galit sa isa't isa. So kung ano man ang pinagdadaanan ninyong issue ng dahil nakarating sa inyo, nagsalita si ganito, nagsalita si ganyan, nagpatong-patong na hindi na natapos, na pinaghahatid na mga balita, pinaghahatid na salita, hindi matatapos ang issue bagkus lalaki at magkakaroon kayo ng kaaway. So, lesson to everybody out there na for whatever you are encountering right now na mga naririnig ninyo from other side to other side, mag-meet kayo in the middle. Pag-usapan ninyo kasi mas maganda na nagkakaroon kayo ng healthy discussion. We are a human being na nagkakamali, nakakasalita ng hindi maganda sa kapwa. Pero kung pag-uusapan natin ito ng tama at pag-uusapan natin ng maayos, mareresolba lahat ng mga problemang pinagdadaanan natin. Just because mayroon isa sa atin na nagsasalita against the other one na nakakarating sa kanila and then babalik sila ng salita, makakarating sa inyo, palitan kayo dito, may taga-hatid, may taga-sundo, walang natatapos na problema. So paano masosolusyonan yung ganyang problema? Ang solusyon dyan is magharap-harap kayo, you have a healthy conversation, you have a healthy discussion out there, sabihin ninyo ang nilalaman ng mga puso at isip ninyo na sa mga issue na hindi naman dapat ginagawang issue ng bawat isa sa inyo. So kung kayo man ay nakaka-experience ng mga ganyang misunderstanding because of other people na naghahatid ng mga balita sa inyo, na sumasama ang loob ninyo sa ganitong tao at si ganitong tao nagsasalita, inihatid uli, ibinaba uli, nagkapurong ulit ng screenshot, ng screen record. Unending story. So, saan kayo matatapos at sa matutuldukan ang isyong inyong kinakaharap? Wala. Patuloy at patuloy kayong magkakaroon ng samaan ng loob. Patuloy at patuloy kayong magpapasaringan sa lahat ng makikita ninyo sa social media na you are going to claim na this is for you. Ang post ni ganito ay para sa'yo without asking the person who posted. Kasi mayroon kang saloobin sa kanila. Or mayroon kang saloobin sa kanya, so lahat ng pinupost niya, akala mo sa'yo. Which is very unfair naman doon sa nagpupost na wala namang kalam-alam na nagagalit ka na pala dahil nakarelate ka doon sa post niya.
Always remember, huwag kayong magtatanim ng galit sa tao, huwag magtatanim ng sama ng loob sa tao. At kung ano man ang pagkakamali mo, tanggapin mo kung ano yung sinasabi sa iyo ng tao na ganito yung behavior mo, ganito yung character mo, ganito yung attitude mo, dahil sila yung nakakakita. Kung sinasabi man ng tao na matampuhin ka, so be it, tanggapin mo, ipaliwanag mo bakit ganyan ka. May mga behavior ka na ibang tao ang nakakakita, sinasabi sa iyo, at tanggapin mo yon, and you yourself, mag-adjust ka, baguhin mo yon. Kung sinasabi ng isang tao na mahilig kang manumbat, saang parte ako nanumbat, nagagawa ko ba, let me analyze it myself, ano yung nasasabi ko, ano yung nagagawa ko, nakakasakit din ba ako sa inyo, and then I'm going to change it. Thank you for informing me na ganito pala yung behavior ko. Sinasabi nila, maldita ako, yes I am. I'm trying my best to change that kind of attitude I have. Pero ganito yung personality ko. Kung tatanggapin mo ako as I am, thank you so much. God bless you. Pero kung hindi mo ako kayang tanggapin sa kung ano ako, we parted ways. Hindi natin kailangang baguhin yung buong pagkatao natin dahil hindi tayo gusto ng isang tao. There is something in our character na kailangan nating baguhin dahil hindi nakakabuti sa atin. Makakatulong pa nga sa atin yung opinion ng ibang tao. Sinasabi nila yan sa atin because they are concerned sa atin. They are open kung ano yung nakikita nila sa atin. And we have to be thankful if there's people out there na kayang sabihin sa mukha natin yung mga weaknesses natin. Na kapag sinabi ko sa'yo na ganito ka, napapansin ko na ganyan ka, you have to trust me on that. Kasi nakikita ko. And I'm very open and na-accept ko yung mga sinasabi ninyo sa akin na ganito ako, ganyan ako. And I'm so thankful that you guys have the guts to tell me that. I'm happy for that. Na nasasabi ninyo sa akin kung anong klase akong tao, which kaya kong baguhin ba sa sarili ko or hindi, ito na talaga yung pagkatao ko. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang kayo ang natututo sa bawat sinasabi ko. Ako rin, me myself, tinuturuan ko yung sarili ko and I'm trying my best para matuto sa mga bagay na nararanasan ko sa araw-araw na buhay ko. Sabi nga natin, ang isang baso kapag nagkalamat, hindi na mababalik sa dati. So be it. Bigyan natin ng spaces ang bawat isa kasi hindi din naman ganun kadali na ibalik yung mga nasira na. Magsimula kayo sa zero, kung babalik, babalik yan. But it takes time. Sinasabi ko sa inyo, hindi sa isang iglap, babalik kayo sa dati. Kaya huwag pilitin ang mga sarili na bumalik sa dating samahan kung nagkaroon na ng lamat ito. Maraming maraming salamat po at sana po ay may natutunan kayo ngayong araw na ito. This is my life existence saying God bless you all guys.